Mga kapatid, siyama, makinig, magnilay, magsalo tayo sa salita ng Diyos. Ngayong mga linggo ng karaniwang panahon, pinaglinilayan natin ang ating misyon. Paano natin may sasakatuparan ang kalooban ng Diyos at patuloy na may pangangaral ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ngayon po ay ating pagnilayan ang mabuting balita para sa 11 linggo ng karaniwang panahon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, saka uhay, na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin." Sabi pa ni Jesus, "Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito." Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Ezekiel, inilararawan ang pag-usbong ng isang punong mayabong. Ang puno ay isang sedro. Ang sedro ang sumasagisag sa bansa ng Lebanon. Inamit ang puno ng sedro bilang sagisag sa pag-asa ng mga Israelita na wawala na ng pag-asa sa kaharian ng Israel. Kaya naman ang dumating ang Mesiyas, si Jesus, sa Ebanghelyo, gumamit din siya sa kanyang pangangaral ng mga talinhaga. Ang mga talinhaga ay mga kwento tungkol sa paghahari ng Diyos. Gumamit siya ng mga istorya, kasaysayan, na alam ng mga tao. At tulad ng paggamit niya ng mga binhi, ng halaman at ng puno upang sumagisag sa paghahari ng Diyos. Ngayong linggo, ang tema ng talinhaga ay tungkol sa binhi, ipinunla at umusbong nang hindi nalalaman kung bakit lumalago at namumunga ng naghasik. Sa ikalawang talinhaga, tungkol sa kaharian ng Diyos, sumasagisag ang isang butil ng mustasa na pag ipinunla, pinakamaliit sa mga binhi ay lumalago at yumayabong at ang mga ibon ay dumarapo rin. Ang pakahulugan lang ng Panginoon sa paggamit ng binhi ay ang paglago ng kanyang paghahari. Sa gitna ng pag-uusig, lumago ang Kristyanismo, ang simbahan. Kaya ang hamon sa atin mga kapatid ay paano natin mapapalago ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Sa Asia, may 4 na bilyong mga katao. Subalit, 130 lamang milyon ang Kristiyano at 80 milyon ay nasa Pilipinas. Kaya marami pa tayong dapat gawin upang maipahayag ang mabuting balita, upang maipangaral ang kaligtasan at upang mapalago ang paghahari ng Diyos. Kinakailangan sa ating pamumuhay, paigtingin natin ang ating disposisyon na tayo ay may responsibilidad
na maipangaral ang mabuting balita sa pamamagitan ng ating pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa pag-iwas sa kasalanan. Subalit sa ating bansa, talamak ang graft and corruption. Marami pa rin mahihirap, walang katarungan. Ang mga nabibilanggo ay mga inosente karamihan. Kaya kakailanganin pa rin natin ang maghangad na maisa pamuhay sa gitna ng mga hadlang at balakid ang kalooban ng Diyos. Ang mga mag-asawa ay kinakailangan maging tapat sa isa't isa sapagkat pagka naging taksil ang isa, nasisira ang pamilya, nasisira ang pagsasamahan. Ngayon din sa mga mag-aaral, sa mga nagtatrabaho, kinakailangan paigtingin ang ating Christian values, the values of the gospel, upang mapalago natin at yumabong ang simbahan, ang kaharian ng Diyos bilang isang puno ng sedro, bilang puno ng mustasa na kung saan manggagaling ang mga kaanib sa iba't ibang mga bansa dahil sa ating pagsaksi bilang mga Kristiyano. Napagnilaya natin ngayong linggo ang tungkol sa paglago ng simbahan. Subalit alam natin na hindi na malago ang paghahari ng Diyos. Kailangan pa natin ang iba yung disposisyon at lakas upang maanyayahan natin ang iba sa ating paghahari ng Diyos. Kaya manalangin tayo sa ating Panginoon upang sa ganun patuloy na lumago ang kanyang mabuting balita. Makalangit na Ama, sa mga bilyong-bilyong mga tao, pinili mo kami upang iyong maging mga anak na nabalitaan ang mabuting balita ng iyong anak at nabinyagan upang umanib sa iyong simbahan, sa iyong kaharian. Sana ang aming pamumuhay ay maging saksi sa tunay na pamumuhay ng iyong kalooban upang sa ganun maanyayahan din namin ang iba sa iyong paghahari, sa iyong mabuting balita na aming ipinangaral. Amen. Mga kapatid, atin ang napagnilaya ng salita ng Diyos. Ako po si Padre Andres Rañowa OFM, chaplain ng Monasterio de Santa Clara sa Katipunan, na muling nagpapaalaala na huwag tayong maging mga tagapaginig lamang ng salita ng Diyos. Isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa.